Tumawa siya ng pini. Okay, titigilan na natin ang joke na ito. Malilate na tayo. Bumangon ka na riyan. Ani Yarito? Binawi niya ang braso ni Yarito. Ngunit hindi siya binitawan nito. I'm not joking, Jessica. Seryosong sabi nito. Napatitig siya rito. Bumilis ang tibok ng puso niya. Aidan, if this is one of your childish games again, I'm not buying it. Malilate na tayo. Ani Yarito? Napapitlag siya nang hawakan nito ang batok niya at hinila siya payuko rito. Nanlaki ang mga mata niya. Nang walang babalang siniil nito ng halik ang kanyang mga labi. Ibang-iba iyon sa halik na iginawad nito sa kanya nang nagdaang hapon. This time, it was a deep sensuous kiss that made her head spin. Napapikit siya at napadapa sa dibdib nito dahil bigla siyang nawala ng lakas. Ang isang kamay nito ay naglakbay patungo sa kanyang baywang. Pagkatapos ay niyakap siya nito. Tuluyan niya itong nakubabawan. She grabs again his mouth when she felt something hard poking against her stomach. Tumigil ito sa paghalik sa kanya. Pareho silang hinihingal habang nakatitig sa isa't isa. Hindi ka pa rin ba naniniwalang seryoso ako? Namamaos na boses na tanong nito sa kanya. Hindi siya makasagot dahil naramdaman pa rin niya ang sensasyong idunulot ng halik nito sa kanya. Aware na aware din ang katawan niya sa nararamdaman niya sa bandang tiyan niya. Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo sinasabing naniniwala ka sa akin. Sa tingin mo, magsasayang lang ako ng oras na kunin ang atensyon mo kung hindi ako seryoso sa iyo? I'm trying my best to make you see how much I feel for you, Jessica. Why can't you see it? Tila na frustrate na tanong nito. Aida, hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya sa biglang revelasyon nito. Huminga ito ng malalim, saka ngumini. Kapag kuwan ay maingat na tumagilid ito, dahilan upang mapahiga siya ng patagil, paharap dito. You don't have to answer now, Jessica. Take your time. At least, alam kong naniniwala ka sa akin. Ang gusto ko lang, sa halip na maghanap ka ng maghanap kung saan-saan, try to look at me. Okay? Nakangiting sabi nito. Patango lang siya sa kawala ng masabi. Bahagyang pinisil nito ang kanyang pisngi. Pagkatapos ay binitiwan siya nito at saka bumangon. Mag-ayos ka na. Kumatok ka sa labas kapag tapos ka na magbihis. Para ako naman ang mag-ayos, sabi nito, saka lumabas ng silid. Sa halip na tumalima, tumihaya pa siya sa kama. Tinutup niya ang kanyang dibdib. Mabilis pa rin ang tibok ng puso niya. Mukha siyang nananaginip. Hindi siya makapaniwalang gagawin at sasabihin ni Adam ang mga bagay na iyon sa kanya. Try to look at me. Naalala niyang sabi nito sa kanya. Tumitig siya sa kisame na parang hindi niya tinitingnan. Ikaw na lang ang laging nakikita. Paanas na sabi niya. Safe! Hinihingal na sabi ni Jessica pagdating nila ni Adam sa venue ng conference. 5 minuto na lamang ang natitira bago mag-9:00 ng umaga nang makarating sila roon. Sinalubong agad sila ng mga organizer at iginiya sila patungo sa pwesto nila. Sa buong event, ay pinilit niya na ituon ang atensyon sa nagsasalita sa stage. Bilang sekretary, dapat ay marami siyang maisulat sa noon. Ngunit tuwi na ay hindi niya maiwasang pasimpleng sulyapan si Ada sa kanyang tabi. Hindi tulad niya. Tutok na tutok ang atensyon nito sa mga nagsasalita. Dahil nagmamadali sila, hindi na nila nagawang mag-usap habang nasa biyahe sila. Kahit papano, ay na-relieve siya roon. Hindi niya alam kung makakilos siya ng normal
kung bigla nitong bubuksan ang tungkol sa pinag-usapan nila ng umagang iyon. Inalis niya ang tingin dito at muling tumingin sa nagsasalita. Gumagalaw ang kamay niya upang isulat ang mga naririnig niya. Ngunit hindi naman niya iyon naiintindihan. Muli, pasimpleng sinulya pa niya si Ada. Napapitlag siya ng magsalubong niya ang mga mata nito. Automatikong nag-init ang kanyang mukha. Jessica, don't be rude to the one who's talking. Focus. Pabulong na sabi nito sa kanya. Saka tila na-amuse na ngumiti. Mabilis na nag-iwas siya ng tingin dito. Narinig niyang mahinang pagtawa nito. Kung umakto siya, parang wala siyang sinabing nakakawindang sa akin. Hindi ko talaga masundan ang takbo ng isip niya. Gayunpaman, sa buong araw ng conference, kay Adam pa rin nakatuon ang halos ng lahat ng atensyon niya. Kumain muna tayo bago tayo bumalik sa Maynila. I'm starving. Ani ni Adam. Pabagsak na humiga ito sa kama. Nanatiling nakatayo si Jessica. Bumalik sila sa malaking bahay upang mag-ayos at kunin ang mga gamit nila. Tumayo ka riyan para makaalis na tayo. Aniya rito. Sa halip na bumangon, tiningnan lang siya nito. Grabe ka naman. Hindi ba pwedeng magpahinga kahit 10 minutes lang? Tila nagre-reklamong tanong nito. Kapag kuwan ay tinapik nito ang malaking espasyo sa tabi nito, maupo ka muna rito. Hindi ka ba napapagod sa pagtayo riyan? Humalukip-kip siya. No, thanks. The last time I lay in bed beside you did something. Nakaingos na sabi niya rito. Na parang hindi ka nag-enjoy. Pabulong na sabi nito. Ngunit narinig niya iyon. Pinanlakihan niya ito ng mga mata. Tumawa ito at saka bumangon. Joke lang. Mabilis na binawi nito. Maya-maya lang ay bahagyang nawala na ang ngiti nito. But you do really hate it. That much that I kissed you? Mahinang tanong nito. Hindi siya nakasagot. Nakatitig siya sa mga mata nito. Tila tumagos sa kanyang pagkatao ang titig nito. Kumabog ng malakas ang kanyang dibdib. Kaya nag-iwas siya ng tingin. It's not that I hate it. Mahinang sagot niya. Pagkatapos ay nag-init ang kanyang mukha. You didn't hate it? Malakas na tanong nito. Nakita niya sa gilid ng mga mata niya na tumayo ito at naglakad papalapit sa kanya. Pagkatapos ay huminto ito sa harap niya. Jessica. Hindi siya tuminang. Ngunit mamaya lang ay napasinghap siya nang ikulong nito ang kanyang mukha sa mga kamay nito. Pagkatapos ay hinarap siya nito rito. Muling nagsalubong ang kanilang mga mata. There was a glint of anticipation in his eyes. That means you like it, right? Tanong nito sa kanya. I guess. Mahinang sagot niya. Pakiramdam niya ay lumubo ang puso niya nang umiti ito ng maluwag. He just suddenly looked like an adorable child who had just received a wonderful gift for his birthday. Bigla siyang niyakap nito ng mahigpit. Pakiramdam niya ay nagwala na naman ang mga paru-paro sa sikmura niya nang magkadikit ang kanilang mga katawan. Sige, kahit papano ay okay na yung sinagot mo. Pero sa susunod, hindi lang I guess ang isasagot mo kapag tinanong kita ulit. Pabirong sabi nito habang nakasubsob ang mukha nito sa kanyang bato. Hindi niya napigilang tumawa. Marahil sa ibang pagkakataon ay hindi siya tatawa sa sinabi nito. Ngunit ang mga oras na iyon ay gusto niyang tumawa ng tumawa. Wala sa loob na napahawak siya sa mga balikat nito. Hay nako! Kahit sensitive siya sa edad niya, may mga oras na para siyang bata.
kung dati, ay natuturn off siya sa mga lalaking mas bata sa kanya. Sa pagkakataong iyon, ay tuwang-tuwa siya. Siguro dahil si Adam ang kasama niya. You might not be my ideal man, but I think I'm falling in love with you. Damang-dama ni Jessica ang malaki na pagbabago sa pagitan nila ni Adam habang nasa biyahe sila pabalik sa Maynila. Tuwing nagkakatinginan sila, sabay silang napapangiti. Tila natural na lang dito ang paghawak sa kamay niya tuwing may pagkakataong ito. Hindi niya binabawi ang kanyang kamay dahil masarap sa pakiramdam ang pagkahawak nito. Kahit gabing-gabi na sila nakabalik sa Maynila, ay nagpumilit pa rin ito na ihatid siya hanggang sa apartment niya. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko nasisiguro na nakapasok ka na sa loob ng bahay mo. Sabi nito nang nasa tapat na sila ng apartment niya. Oo na nga. Nakangiting sabi niya. Gumanti ito ng ngiti at pinisil ang kamay niya. I walk to you to your door. Hindi pa man sila nagsisimulang maglakad, ay natigilan na siyang matanaw niyang bukas ang ilaw sa loob ng apartment niya. Mukhang napuna iyon ni Adam, dahil biglang humigpit ang pagkakahawak nito sa kamay niya. May pinag-iwanan ka ba ng bahay mo? Seryosong tanong nito sa kanya. Wala. Kinakabahang sagot niya. Nagpatiuna itong naglakad. Nananatili siya sa likuran nito hanggang sa makarating sila sa tapat ng pinto ng bahay niya. Lalo siyang kinabahan nang marinig niya kung anong ingay mula sa loob. Pinisil ni Adam ang kamay niya. Pagkatapos ay binitiwan siya nito at sininyasan siyang umatras. Tumango siya at humakbang paatras. Sinubukan itong pihitin ang siradura ng pinto. Nang hindi iyon bumukas, ay kumatok ito ng malakas doon. Muli, ay nakarinig sila ng pagkilos mula doon. Kapag kuwan ay biglang bumukas ang pinto, nakapurma ng lalaban si Adam nang makarinig sila ng matinis na boses. Ate? Umawang ang mga labi niya nang bumungad sa kanya ang dalawang batang lalaki na anak ng kanyang papa. Jay? Joey? Anong ginagawa niyo rito? Gulat na tanong niya sa mga ito. 3 taon na ang nakakalipas mula nang huli niyang nakita ang mga ito. Papa? Bulalas niya nang sumungaw ang kanyang ama sa pinto. Jessica, ilang araw na kitang tinatawagan pero unattended ang cellphone mo. Hindi ka rin tumatawag sa amin. Nag-aalala ako kaya nagpasya kaming pumunta rito. Pero nang dumating kami kaninang umaga rito ay wala ka naman. Mabuti na lamang at mabait ang landlady mo. Nang mapatunayan niya na pamilya mo kami, ay pinahiram niya sa amin ang duplicate key ng apartment mo. Anang ng papa niya, mabilis na napalitan ng guilt ang kaba niya. Sorry po, nagpalit ako kasi ng number. Nawala sa isip ko na ipaalam sa inyo. Nahihiyang sabi niya. Sinulya pa niya si Adam na tahimik na nakamasid sa kanya. Bahagya niyang nginitian ito. They are my family. Thank you for worrying about me. Aniya rito. Ngumiti ito. Sa kabahagyang tinapik ang ulo niya. No problem. Sinong lalaking kasama mo? Nakakunot ang noong tanong ng papa niya sa kanya. Napangiwi siya nang makita niya ang pagdududa sa mukha ng kanyang papa. Bago pa siya makasagot, ay sumungaw na ang madrasta niya. Pa, ganyan mo ba dapat harapin ang anak mo pagkatapos ng matagal ninyong hindi pagkikita? Nginitian siya ng madrasta niya. Welcome home, Jessica. Pinakailaman ko na ang kusina mo. Pa, bakit hindi mo muna sila papasukin? Bahay ito ni Jessica. Bahagyang umatras ang papa niya.
upang bigyan sila ng daan ngunit nanatili pa rin itong nakatitig kay Adam. Sinulyap pa niya si Adam upang humingi ng paumanhin. Ngunit nginitian lang siya nito na tila hindi nababahala. Bahagya pa siyang itinulak nito upang maunang pumasok. Napabuntong hininga siya. Bakit parang biglang gumulo ang sitwasyon? At dito na po nagtatapos ang part 9 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone. Yeah.